Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 271 ng High School League. Nakagawa nga si Itachi ng isang jump shot laban kay Yanamichi. Subalit, hindi naman nagpatalo si Yanamichi dito. At gumawa din ito ng isang monster slam dunk laban kay Itachi na ikinagulat at ikinatuwa ng ibang mananood. Nagawa niyang mapeke si Itachi at nakagawa pa ito ng isang puntos laban sa depensa ni Itachi. Grabe, ayaw talaga magpatalo na may pulang buhok na to kay Itachi. Nakamanga siya, para siyang leon na nakatakas sa gubat. Nakatakot ang lalaking ito. Nakagawa pa din siya ng mga puntos kahit may apat na siyang foul. Yan ang sabi ng mga mananood. Habang si Fujima naman ay napugulong sa kanyang sarili dahil humanga din ito sa kakaibang galaw ni Yanamichi. Isang pump peak. Inulit niya ang pwesto at gumawa ng isang peking galaw gamit ang galaw niya kanina para kumagat ang kanyang kalaban. Isang napakatalinong galaw. At sa pagdaan ng panahon, ang dami mo na talaga natutunan ni Yanamichi. Napahanga mo ko doon na. Yan ang sabi ni Fujima. Habang si Misai naman ay napatayo na sa kanyang kinauupuan. Ang ganda ng ginawa ng Yanamichi na to laban kay Itachi. Tapos ang kanyang talon ay napakataas talaga. Nakakabilib. Hindi ko inakala na ganito pala maglaro ang kapatid nitong si Yanamichi. Ibang klase talaga ang mga Sakuragi. Nakatakot silang sabayan. Yan ang sabi ni Misai na talaga namang pinagpapawisan dahil sa kaba kay Yanamichi. Sabi ko sa'yo meron talagang ibubuga ang taong yan. Basta Sakuragi ang apelido, tiyak na nakakatakot ito sa court. Parang pinanganak talaga sila para sa larong basketball. Nakakatakot ang mga Sakuragi na yan. Yan naman ang sabi ni Kisuke. Tama ka nga Kisuke, meron nga talagang potensyal sa larong basketball ang Yanamichi na to. Subalit, kahit sino pa ang makalaban natin, nakatitiyak ako na tayo pa din naman ang magwawagi sa laban na to. Tandaan mo, nasa atin itong si Itachi, sa Wakita at si coach natin. Kaya naman, malabong matalo tayo ng mga batang Shouko na yan. Yan naman ang sabi ni Kenji. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dawan ang bola at dinadala na ito ng playing coach ng Dawan papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Coach, paikutin natin ang bola gaya ng ginagawa nila. Pero kailangan mas malinis at mas maganda ang pag-ikot ng bola sa atin upang malito ang Shouko. Yan ang sabi ni Yamato. Habang ang playing coach ng Dawan naman ay kalmadong idinidribble ang bola. Kailangan namin makapuntos dito para maibalik namin ang kalamaan sa Shouko. Hindi pwedeng laging salita ng puntos na magaganap sa laban na to. Kailangan mapanatili namin na nasa amin ang takbo ng laban na to at hindi kami pwedeng matalo dito. Hindi namin sisirain ang record namin sa mga bagong salto sa ligang ito. Kaya naman, gagawin namin ang lahat upang manalo lamang. Yan ang sabi ng playing coach ng Dawan sa kanyang sarili nang bigla itong umatake sa kanilang basket. Shouko, dumipensa kayo! Huwag niyong hayaan makalusot at makapuntos sila sa inyo! Kaya naman, higpitan niyo ang depensa niyo para mapigilan sila! Kailangan makuha niyo ang bola upang tayo na magwagay sa laban na to! 50 segundo na lang ang natitira para sa huling yugto! Kaya naman, higpitan niyo na ang inyong depensa! Yan ang sigaw ni Kogure nang biglang ipinasa ng playing coach ng Dawan ng bola papunta kay Yamato. At nang hawak na ni Yamato ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang tres. Subalit, laking gulat ni Yamato dahil biglang sumulpot si Mitsui sa kanyang harapan. Huli ka! Ngayon, supalpal na kita! Sisiguraduhin ko na hindi ka makakawala sa akin! Yan ang sigaw ni Mitsui. Andito agad siya? Patay! Delikado na ako dito! Siguradong wala na akong pupuntahan pa! Nakakainis naman Ibabalik ko na lang ang bola para hindi niya ako magawang masupalpal. Yan ang sabi ni Yamato sa kanyang sarili. Sabay paso pabalik ng bola papunta sa kanilang coach. At nangawak na ng playing coach ng Dawan ng bola, agad naman itong binantayan ang mahigpit ni Ryota. Grabe,
Ang ganda ng ginagawang depensa nila. Hindi man lang makalusot ang opensa ng dawan sa kanila. Sige, show ko! Ipagpatuloy nilang yan! Huwag niyong hayaan na makuha nila ang kalamaan sa atin! Yan ang sabi ni Aya ko. Nagkakamali ka, Aya ko. Dahil isang napakagandang ball rotation ang ginagawa ng dawan ngayon. Tignan mong mabuti. Unti-unti nang nawawala ang depensa ng ating mga kasama. Nakakainis lang sabihin, pero sobrang perfecto ng ginagawang ball rotation ngayon ng kupunan ng dawan. Yan naman ang sabi ni Fujima. Sa kabilang banda naman, hawak na ang playing coach ng dawan ang bola at pinabantayan ito ng maigpit ni Ryota. Nang biglang itinas sa patalikod ng playing coach ng dawan ang bola papunta kay Sawakita. At nangawak na ni Sawakita ang bola, agad naman itong umatake sa depensa ni Rukawa. Habang si Rukawa naman ay maigpit ang pagdidepensa kay Sawakita. Hindi nyo kami mauutos sa ginagawa niyong ball rotation, Sawakita. Dahil hindi yan uubra sa amin. Hindi kami papayag na makuha niyo ang kalamaan sa amin. Gagawin namin ang lahat upang matalo lamang kayo dito. Yan ang sabi ni Rukawa. Talaga ba, Rukawa? Sige nga, subukan natin kung kaya niyong basahin ang gagawin namin. Ngayon, humanda din kayo. Dahil sa uling 50 segundo ng laban na to, sisiguraduhin namin na makakapuntos kami sa inyo. At sisiguraduhin namin na kami ang matitirang nakatayo sa laban na ito. Yan naman ang sabi ni Sawakita. Sabay paso ng bola papunta kay Naito. At nangawak na ni Naito ang bola, agad naman itong tumalon na takmang gagawa ng isang slam dunk. Habang si Akagi naman ay biglang tumalon din at pilit na pinipigilan nitong si Naito sa binabalak nitong pagpuntos. Nang biglang inilusot ni Naito ang bola papunta sa tagiliran ni Akagi. Sabay binitawan ito pa ibaba. Na ikinagulat talaga ni Akagi ng sobra. Ano? Ano binabalak niya? At bakit niya binitawan ang bola? Wala namang tao sa likuran ko ah. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Habang ang balang binitawan ni Naito sa likuran ni Akagi ay agad na nakuha ni Sawakita. Na ikinagulat din talaga ng sobra ni Rukawa. Ano? Si Sawakita? Pero paano? Paano siya nakapunta agad dyan? At paano niya ako nagawang lusutan nang hindi ko napapansin? Patay na. Siguradong puntos na nila ito. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Sawakita naman ay agad na tumalon at gumawa ng isang slam dunk. At sa pagkakataon na ito, wala na nakasabay pa sa kanya. Dahil ang lahat ng manalaro ng show ko ay nalito na sa ball rotation na ginawa ng dawan. Kaya naman, nalibre na si Sawakita at naipasok nito ang kanyang slam dunk sa kanilang basket. Na naging dahilan para makuha ulit nila ang kalamaan sa show ko. 88-86, pabor na ulit sa kupunan ng dawan at may 45 segundo na lang ang natitirang oras para sa uling yugto ng laban. Naikinatuwa talaga ng buong tagahangan ng dawan. Ayos! Ang galing nyo! Napaka-solid ang ball rotation ninyo! At halos lahat kami dito na mga manonood ay nahilo din sa kakaikot ng bola sa inyo. Napaka-angas talaga ng ball rotation nyo, dawan! Sige, ipagpatuloy nyo lang yan! Huwag nyo ahayaan na matalo kayo ng mga malalarong show ko! Kunin niyo ang kampiyonato sa ligang ito. Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng dawan. Nice one, team! Ang ganda ng ginawa niyong ball rotation. Ganyan nga, ipagpatuloy niyo lang. Siguradong atin na ang laban na to. Kapag nagawa niyo mapigilan ang opensa ng show ko. Sige mga kasama, depensa na! Yan naman ang sabi ng ibang manalarong ng dawan. At dito na nagtatapos ang chapter 271 ng High School League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.